bilang paghahanda sa taong pampanuruan 2020-2021, ang ating pong paaralang elementarya ng Santa Rosa 1 ay nakikiisa sa kampanya laban sa COVID-19. Hindi po lingid sa ating kaalaman na sa kasalukuyan, tayo po ay sumasailalim sa community quarantine. At ang community quarantine po ay may iba't ibang uri. Para mas bigyang detalye at linaw ang bawat isa, narito po ang mga uri ng community quarantine. Enhanced Community Quarantine or ECQ. Ito ay tinatawag na critical zone. Walang paggalaw, ano pa man ang edad at health status ng tao. Walang economic activity maliban sa food, water at iba pang mahalagang sektor. Wala rin transportasyon, wala rin klase sa anumang paaralan. Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ito ay tinatawag na containment zone. Limitado lamang ang paggalaw ng mga tao para makakuha ng mga essential services at para makapasok ng trabaho. Unti-unti rin nagbubukas ang mga ekonomiya kung saan papayagan ng mag-operate ang mga manufacturing at processing plants ng halagang 50% capacity. Limitado rin ang transportation services para sa essential goods at services. Limitado rin ang transportasyon sa mga papasok sa trabaho. Wala pa rin pasok ang mga paaralan. General Community Quarantine or GCQ. Ito ay tinatawag na buffer zone. Dito, limitado ang paggalaw pero pinapayagan ng mag-operate ang gobyerno at halos lahat ng industriya hanggang 75% maliban sa amusement at mass gatherings. Limitado ang transportation services at tinitiyak ang social distancing. Papayagan na ang flexible learning pero bawal ang face-to-face learning. Modified General Community Quarantine or MGCQ. Ito ay tinatawag na outside buffer zone kung saan pinapayagan na ang socio-economic activities na may minimum public health standards. Matapos nating malaman ang iba't ibang uri ng community quarantine, nalaman natin na tayo ay nasa GCQ at dahil din po doon, natuklasan natin na may mga batas na dapat po tayong sinusunod. Alinsunod sa mga implementasyon na ibinaba ng Department of Health at Interagency Task Force, ang ating pong paaralan ay tumutugon sa mga health and safety protocols para sa kaligtasan ng bawat isa. Narito po ang mga health and safety protocols na mayroon tayo sa ating paaralan. Halina at alamin! Una, bago pumasok sa paaralan, tiyakin na nakasuot na ng face mask at face shield. Pangalawa, ipasuri ang temperatura ng iyong katawan bago pumasok sa paaralan. Ikatlo, tumapak sa footbath na inilagay sa harapan ng paaralan para ma-disinfect ang iyong sapin sa paa. Pang-apat, siguraduhin na nakapaglagay ng alkohol sa inyong mga kamay para malinis at ma-disinfect ang mga ito. Ikalima, pinapayuhan na magdala ng sariling ballpen para sa pagsasagot sa contact tracing form. At panghuli, panatilihin ang 1 metrong distansya habang nasa loob ng paaralan. Ang lahat po ng health and safety protocols na aming nabanggit ay tinitiyak ng paaralang elementarya ng Santa Rosa 1 na isa sa katuparan at patuloy na gagawin para sa kaligtasan ng bawat isa.